during the open forum later, we are going to read all the questions para isahan na lang, no, ang pagsagot. So, naiintindihan na ba natin at least yung mga basic concepts lang sa metrology, yung mga hindi sa field na to? Okay ba? Meron tayong nakuha, no? Marami, no? Of course, hindi tayo mag-deep dive. Pero yung basic fundamental concepts, at least nakuha natin. For the next speaker, we will use the color light green. We are color coding so that we will know saan galing yung question, no? So ilalagay na rin nila sa table yung light green na paper. If you have a question in relation to the next lecture, please use light green. For the first, if you can use the the marker, this one, it's better than ball pen, ha, if you have a question. Sige. So, dahil ipit tayo sa panahon or sa time, let's proceed with the next topic on metrology and society, creating impact through the National Measurement System. Let's all welcome the Supervising Science Research Specialist, Mr. Michael Jason Solis. Hello. Ay, magandang umaga po, Secretary, magandang umaga po sa ating po mga magagandang po. Ayoko pong makidyan, nagpagupang sa ko, baka kailangan sumatin ang lindol. So, dito lang po ako sa baba, ganyan nila po ako. Huwag na po natin ipagpili ka ng hindi pa pwede. Thank you po sa ating kasama sa House of Representatives, sa ating po mga kasama. So, ang objective ko po is makumbinsi kayo na kailangan natin i-improve ang ating National Measurement System. Sana, by the end of the presentation, may kumbinsi ko kayo. So, isa po disclaimer, hindi po ako mga larawan, na wala po akong intensyon na mag-insulto ng ibang tao. Gusto ko lang po pakita sa inyo ang ating sitwasyon. Sa picture po nito, sa slide na yan, ano yung muna niyong mapapansin? Ano po yung tingin niyong gusto takipating yan? Kaya, ice cream, na malalim ba yun? Ano po ba? Disgrasya, mga accidents. Tama. Ang gusto po sabihin yan ay mga consequences. Yan ang positive consequences kapag ang metrology ay hindi nakakatulog sa isang bansa. Nalala niyo po ba ang mga ganyan mga kalsada? Sa mga kalsada sa C5, sa SDEX? Yes. Nakalangis na po ba kayo ng mga drawer na pag pinapasok niyo yung drawer, hindi may pasok? O mga cabinet? Opo. Nakalangis na po ba bumili sa palengke, nakulang ang timbang, napakiramdam niyo ng isang araw, isang kilo, pagdating niyo, isang linggo, 700 grams na lang, o nagtututo kayo sa Pilipinas na ng mga tindero. Nakalangis na kayo po ba magkasakit? May kwento lang po ako dati, may attendant kami ni Ma'am Tita na Legislative Forum, sabi po na isang taga-Senate, muntik na lang po siya mamatay, nagkikimoterapy po siya, sinusukat yung timbang niya, hindi po kalibigan ng timbangan. So yung index po sa kanyang location, halos ikamatay na daw po niya. Tapos, ito pong innocence, bago sinabi yan, kasi po, posible kayong mahabla, makulong, dahil mali po measurement ng mga regulators. Kasi doon po nagbabasa ang decision ng mga regulators natin. Tapos, kung mapapansin nyo, halos lahat po ng services ng gobyerno, measurements po yan. Hindi lang po TOST, sa DNR. Nalali po ba Boracay, kung kanilang inaayos doon. Puro measurements po yun. At yung basis ng kanilang pagbubukas ng Boracay ay depende sa mga levels na yan. Sa air levels, sa pollution, sa water quality, etc. Anong consequences kung lumalabas na hindi maayos yung magsusukat? Walang business na mag-open. Kasi laging mali. Eh yung pala, hindi lang pala calibrate na lumayos sa patusukat ng mga levels na yan. Another, meron palang Work Environment Machine Services ang ating Department of Labor. Tapos, dyan i-ensure na yung sara ng facilities sa isang workplace ay hindi nagbibigay ng harm sa mga workers. Another, DTI, hindi naman yung taga-DTI,
Alam natin yung mga weighing scale inspection sa high quality inspection ng mga bagay. Ang isa pa, pati ang DOE. May measurement din dyan. Sinusukat nila ang mga timbang ng LPG dahil yung magbabase ang presyo. Pati po yung mga testing, makikita yung malaking tanking dumaan sa kalsada, pinag-transfer ng mga fuels. Sinusukat din po yun, pati po yung pag-verify o pagkakaliw ng mga fuel dispensers sa pagkasulilahan. Pati ang MDA, saka DOTR, mga taga-taxi, yung mga mabilis ng click, yung parang-parang bawat click ng taxi nita, parang sampun niya sa duty mo habang nag-reviyahe ka. Tapos yung mga breathalyzers, ngayon, lalo sa mga panglaban sa drunk driving. At pati rin yung mga vehicle speed meters na in-implement ng MDA. Imagine nyo kung kayo ay huhulihin ng overspeeding na hindi na pala kayo overspeeding. Dahil sa simple reason na hindi tama yung sukat, magbumulta kayo, sisira reputasyon nyo. Pati po sa health, importante. Di ba mga magulang natin, o sa atin po dito mga nag-maintenance, di ba po, ang paano ba binabase ng doktor ang kanyang diagnosis pag kinukuha ang blood pressure? Imagine nyo, titigyan kayo ng pagbababa ng blood pressure, pero mababa pala ang blood pressure nyo. Mahilang yung sukat at yung manometer, eh tinahimatay kayo. Ay bumagsak lalong blood pressure nyo. Pati po sa pag-iaya, may mga drug addict po ba dito? Lalo po nga amin, pero malamang po wala naman po. Ano? Pati po ang pag-iaya, importante po ang metrologist tulad na sinabi ni Kevin. Kasi po may patas tayong sasabi na life imprisonment kapag 10 grams or more ang shabu. Paano kung lumabas na 0.9? So hindi siya ma-lifetime imprisonment. Pero yung pala, hindi calibrated yan. Yung pala, yung totoong sukat niya 10.01. So may nakawala o hindi na sentensya na maayos ng mga drug addict or drug pusher. Pati po sa FDA, nalala niyo, makita yung mga, ano sa dami, mga parang press statement na itong produktong ito ay hindi pwede kasi harmful siya. Paano nyo malalaman yun? Through measurements. Through analysis. Pero kung hindi maayos ang mga equipment, paano nila malalaman kung may problema ang isang produkto? Kaya po dapat, kung makikita nyo, ang gobyerno ay nagbibigay ng mga kayong segregation ng measurements kasi wala naman tayong panahon na mag-calibrate sa bawat galaw natin. Wala tayong way. Hindi tayo, kahit mo pwede pumunta ng palengke, tapos bawat bili mo, i-check na nalang yung timbangan. Kailangan talagang magtiwala ang citizens sa measurements na kapiligid sa kanya. Kaya po, noong 2003, in-create yung National Measurement System. Ang purpose po noon is for magkaroon ng trust and confidence in measurements ng mga Pilipino. Ngayon, may dalawa po siyang sides. Yung correctness of measurement saka yung control of men. So dapat, may isang side nagsasabi na tama ang sukat. Ang isang side naman po, siya yung nagkocontrol ng sukat. Yung po yung mga regulator side. Unfortunately po, dahil sa tinagal po ng panahon, naging weak na po ang ating national measurement system. Bakit? Kasi po, yung mga bago na tayong commitments sa international, sa ATEX, sa WTO, yung technology, umanda na. So yung mga dati nakikita pandaraya, hindi na po nakikita ngayon. At ano po bang consequences kapag mahina ang national measurement system? Kunyari, hindi available ang metrology sa bansa o hindi maayos. Imagine nyo, may dalawang silya na manufacturer. Isa sa Philippines, isa naman sa Vietnam. Okay? Basically, pareho lang siya ng material na cost. Diba? Labor salary, more or less pareho lang. Tapos yung equipment, pareho lang. Facility, pareho lang. Tapos may local taxes, pareho lang. Sa calibration, pagpalagay natin na, sige, pareho lang. Pero,
kung sa Philippines hindi available yung service, kailangan siya magpadala ng gamit sa abroad. So magkakaroon siya ng extra cost ng logistics, customs taxes, foreigns, repair, etc. Alin ngayon ang mas mahal na silyan? Pilipinas. Sa Philippines, kasi papatong lang sa consumer. In effect, hindi competitive ang products ng Philippines. Di ba? So, hindi tayo lang makakalaban. So, metrology, pag wala yan, pag it doesn't happen, you don't have metrology at your back to support you, talo ang Pilipinas in terms of competitiveness. What else? Pag hindi gumagana ng LMS, ang national measurement system, posibleng nagko-confiscate tayo sa mga regulators po ito ng mga timbangan na hindi naman dapat kino-confiscate. Magkano po ba isang timbangan? 4,000? 3,000? Imagine nyo, magkano 4,000 sa isang tindir sa palengke? Ilang linggo na yan na kabubuhin nila. Pero kino-confiscate natin kasi hindi maayos yung ating pag-regulate. Isa pa po ang magkaroon ng additional cost natin mga exports. Kasi kung wala po tayong maayos measurement system, hindi nila-recognize ng mundo Pilipinas ang mga sukat na ginagawa dito. So ang gagawin, pag nag-export sila, susukatin naman doon. Kasi walang tiwala sa Pilipinas eh. Kasi hindi maayos yung NNS. So gagastos na naman ang exporters. At posibleng silang mag-encourage na mag-export. Huwag ka tayo mag-export. Kasi mahal din. Eh. Mag-iba na lang yung business na tayo ng ibang bagay. Eh. Isa pa, is your medical equipment used in patients in hospitals and treatment facilities might have broken traceability, like mentioned by Mr. Zoycano, without anyone knowing it. Dahil pag hindi gumagana yung measurement system mo, hindi mo alam na yung ginagamit sa hospital para i-diagnose ang nanay mo o mga mahal mo sa buhay, eh hindi pala tama. Isa pa, customers might be paying penalties that they do not deserve or additional costs for products or services they might not even get. Tulad kunyari, kunyari lang po ah, na overspeeding ka. Pero hindi ka naman talaga overspeeding. Sumubumulta ka. Posible makuha lisensya mo. So magkakaproblema kayo, pati yung reputation nyo rin. Diba? Same ito. Ito po, actually post ito galing sa Facebook na sabi niya, bakit daw sa Maria Terminal 3, yung bang yung bagani niya, 8.74. Pagdating mismo sa Cebu Pacific na weighing, 12.1 na. Ilan sa inyo nakaranas niyan? Lalo sa mga nagbabiyahe. Ilan sa inyo yung walang confidence sa measurement na ginagamit sa mga facility? Ilan sa inyo ang nagdududa sa gobyerno pagdating sa ganyan? Na alam nyo na baka dinadaya kayo. Kaya kailangan natin ayusin ito eh. Kailangan talaga natin ayusin. Dahil hindi natin makukuha ang kooperasyon ng bawat Pilipino kung nagdududa sila sa atin. And we could start this by properly fixing our national measurement system. And sino ba ang driver ng national measurement system? Yun yung sinasabi ni Secretary Sulidum, yung National Measurement System na Institute. Siya ang driver ng system. Bakit siya ang driver? Dahil siya nakakaalam ng both correctness and control. Siya mag-disseminate niyan sa buong Pilipinas, sa ating mga regulators, sa ating mga calibration labs. At ito po pinapakita ko sa inyo na ang mga lalaking bansa may sarili silang National Measurement Institute. Kasi na-recognize nila na kailangan ng NMI, kailangan may third first National Measurement System. Hindi sila resistente sa mga ganyan. Kaya makikita nyo, malaking factors sa progress. Pati ang Australia, na-recognize yan. China, Japan, Korea, New Zealand, and so on. Even our own ASEAN neighbors, they know the significance of having an NMI to try the national measurement system. In case po ba hinahanap ng Pilipinas, wala po. Kasi wala po tayo ng diyon.
Even po ang Myanmar, meron na. Even po ang Cambodia, meron na. Kaya kung makikita nyo, yung promise nila mabilis. Kasi marami nag-invest sa bansa nila dahil alam nila na may national measurement system yung bansa nila nag-work. May national measurement institute. Hindi mo mong problema ang mga mag-invest na, ay, wala dito. Magka-calibrate. Kailangan ko pang magpalabas ng dami. Kasi available na siya locally. So makakatibig siya sa gastos. Nasa po ang NMI ng Pilipinas. Isa po siyang division ng isang institute. Ano? Ano? Yung division, the responsibility of carrying the burden of a national measurement system is so big, it is so enormous that a division under an institute cannot handle. So we really, really need your help. We really need your support. That we have to build this NMI to drive the national measurement system sa isang lugar that will help our economic progress. Let's give a scenario. So may isang nag-invest sa Philippines na company. Ngayon, nagtatakalib yung sinabi sa Japan. Kasi wala siya tibali sa Pilipinas eh. Saka hindi available ang calibration sa Pilipinas. So, pinapan niya sa Japan. So, 2 months na mawala yung mga gamit nila. So, nangyayari, tumitigil ang production, tumitigil ang employment, hindi sila makapag-expand, hindi sila makapag-save. Kasi, matagal tumitigil ang trabaho. Tapos, isang senaryo, kunyari, nalaman nilang natin yung NMI. Na yung NMI na yan, i-capable. Malaki siya. Kaya nila ng services. So, nangyayari, 2 weeks lang nawawala yung gamit, resume na agad yung services. Di ba? So, hindi nila magtigil ang trabaho. Yung mga Pilipino employees, hindi kinakailangan na mag-problema kasi wala sa sweldo yung 2 buwan. Another scenario, may isang agent yung kanyang sa norte, humingi ng tulong sa NLL kasi sabi nila, ang dami pong nagreklamo dito kaso hindi naman natin makita yung ano problema. So pumunta ang NML, tinuruan sila ng tama, hindi sila ng mga tips. Tapos pumunta ang kanilang operation timbangan na may complaints, nakita nila, nahanap nila, na-detect nila yung mga problema. Tapos kung sumunod ang operation timbangan, wala rin nagreklamo, wala rin effective timbangan. What if sabihin ko sa inyo na true story yung una, yung Shimatsu Philippines? Dahil may NML na nakapag-provide na services nila, nakatapos nila ng almost 2 million pesos at distribute sa mga Filipino employees. Next, yung LGU. Sir? Sino ba? Nakikindi na po yung kinawad sila. Yan. Ah, sumansu po. No? Ah, sorry. Nakikinig po, happy po sila. Tapos dito na po sa NGU, sa Santiago City, totoong story po yun. Tinulungan namin sila. So yun yung mga program hindi namin sa kanila, yung mga experts na decision na namin. Imagine nyo kung nagawa namin sa isang lugar yun. At kung magagawa natin yun sa buong Pilipinas, sa bawat sulok ng Pilipinas. Diba? Hindi natin problemahin yun. Hindi nyo kailangan sabihin na doon tayong maliit sa Marikina kasi tamang timbang doon. Doon tayong maliit sa San Juan kasi tamang timbang doon. Masasabi natin na 1 kilo, 1 litro, kahit saan pare-pareho. Hindi ngayon, hindi po ito ang National Society na nagdadayaan ng nagtitinda sa kaang bumibili. Nakinihip, may? Di ba nalulokan sila? Nalulokan. Oh, yan. Malayo kasi. So, in the end, what we really want is this. That all Filipinos, all of us, are trusting the measurements that is around us. We don't have to doubt the government. We will trust the government
and we will have and we will help it in our in their quest to bring us to another level. So again, maraming salamat po sa inyo lahat.